Nasa state of calamity ngayon ang bayan ng Mabini sa Batangas matapos ang magkakasunod na lindol doon nitong Sabado. Kaliwat ka ng pinsala ang iniwan ng mga pagyanig sa maraming bahay at istruktura. Ayon ang mga residente, takot pa rin umuwi sa kanilang mga bahay. May mga naitala ring lindol ngayong araw sa iba pang probinsya ayon sa Vivox. Earthquake swarm ang tawag sa magkakasunod na lindol sa Batangas. Bagamat wala naman daw dapat ikabahala, maigi pa rin maging laging handa. At live mula sa Mabini sa Batangas, may report si Athena Imperial. Athena? Tama kayo dyan, ano, patuloy pa rin nakararanas ng aftershocks dito sa bayan ng Mabini sa Batangas. Kaya naman tuwing gabi ay sa labas ng bahay nananatili yung mga residente para makatiyak sa kanilang kaligtasan. Kanya-kanyang sigaw at takbo ang mga customer ng isang mall sa Lipa, Batangas. Sa biglaang pagyanig nitong Sabado, sa kuha ng videong ito, makikitang may kung anong bumagsak bago nag-off ang ilaw. Nakuna naman sa CCTV ang biglaang pag-alog at paghinto ng mga sasakyan sa Batangas City. Ang isa namang taga-Coast Guard, nakuna ng lindol sa ilalim ng dagat. Kitang-kita kung paano nagsipag-ugaan ang mga corals at unti-unting pag-angat ng mistulang alikabok. Kuha ang mga ito noong Sabado kung kailan nangyari ang back-to-back na pagyanig. Una, magnitude 5.6 at magnitude 6 pagkatapos lang ng 2 minuto. Nasundan ito ng mahigit 70 aftershocks. Halos lahat sa bayan ng Mabini ang epicenter. Nasa state of calamity na ang bayan ng Mabini dahil sa mga pinsala ng lindol. Sa resort na ito sa Barangay Ligaya, gumuho ang bahagi ng hotel at bumagsak ang debris sa mga nakaparadang sasakyan. Ang mga pader ng ilang bahay, kung hindi nagkabitak-bitak, gumuho na. Babagsak na ho yan. Kahit aftershock pa lang, uti-uti na siyang bumababa eh. Nung nakita ko yung time na talagang nag-ano na yung lindol, kita kong gumaganyan sa bahay namin yung 2 pader. Maraming taga-Mabini ang takot pa rin umuwi sa kani-kanilang mga bahay at para-paraan na lang muna sa paghahanap ng mapupwestuhan. May 1 hanggang 2 tent nang ipinamamahagi ang lokal na pamahalaan kada barangay. Pero kulang na kulang ito sa dami ng mga lumikas. Almost 210 na sityo. Eh kung ang isang sityo ay 2 tents, that is more or less 500 talaga. Na capacity noon, 2 tents per sityo. Nagsilikas din ang mga nasa Isla Tingloy at iba pang nasa coastal area sa takot na magka-tsunami. Pero wala namang dapat ikabahala ayon sa FIVOX. We usually look at a threshold of 6.5 magnitude to trigger a tsunami, but this should be accompanied by the vertical movement of the fault beneath the ocean water. So if it's either up or down, then it can disturb the water and start triggering a tsunami. What happened yesterday was way below the 6.5. Anyway, it's also partly a combination of some downdrop but some horizontal motion. Pero kahit marami ang nabahala sa mga pagyanig, sina Anthony at Rachel, ang desisyong ituloy ang kanilang civil wedding. Tuloy rin sa paggunita ng Palm Sunday ang maraming Batanggenyo. Bagaman sa Batangas City, sa plaza na lang at hindi sa loob ng Basilica of the Immaculate Conception isinagawa ang misa. Pansamantalang isinara ang simbahan matapos gumuho ang kisame at dingding nito. Wala munang pinapayagang pumasok para na rin sa kaligtasan ng publiko. Matatanda ang niyanig din ng lindol ang bayan ng Tingloy noong nakaraang Martes. Ayon sa FIVOX, earthquake swarm ang tawag sa magkakasunod na pagyanig sa Batangas. Pag sinasabi nating swarm, there are specific earthquakes na madami for a small area na nangyayari lang siya for a short period of time. So in this case, for example, ang dami-dami na siya, no? More than 2,000 na yung events sa Batangas for the last 2 days to 3 days. No? Ngayong araw, nagkaroon din ng magnitude 5.4 na lindol sa Katarman, Northern Samar. Magnitude 3.7 naman ang naitala sa Vigan City, Ilocos Sur, dahilan para mag-inspeksyon ng mga lumang istruktura ang mga otoridad. Pero sabi ng FIVOX, walang koneksyon ng mga lindol sa magkakaibang probinsya at wala raw kinalaman ng mga ito sa pinangangambahang paggalaw sa West Valley Fault sa Metro Manila. Gayunman, dapat pa rin maging laging handa.
Chino, mahigit 100 million pesos ang tinatayang halaga ng mga pampublikong istrukturang napinsala ng lindol dito sa bayan ng Mabini. Chino? Athena, sa ngayon ba may mga nararamdaman pa rin kayong mga aftershocks dyan sa inyong lugar? At yung nabanggit mo kanina ano, na sunod-sunod, ayon sa Feebox, parang normal ito. Pero ano ibig sabihin kung napakarami or merong earthquake swarm dyan sa isang lugar? Ano, sasabog ba yung vulkan o may parating pa bang malaking o mas malaking lindol? Ano bang sabi ng Feebox? Doon sa tinatanong mo, Chinog, kanina kung nakararanas pa ng aftershocks, kanina lang bago tayo sumahim papawid ay nakaranas tayo ng lindol dito nga sa kinatatayuan natin ngayon sa munisipyo. Ano? At malamang ay naramdaman ito hindi lamang dito sa bayan ng Mabini kundi sa Bawan dahil marami din doong residente na tuwing gabi ay talagang iniligtas nila yung kanilang sarili sa maaaring pinsalang dulot ng posibleng pagguho nung kani-kanilang mga bahay. Ito daw sunod-sunod na aftershocks o paglindol ay dulot nga nung paggalaw ng fault dito sa Mabini. Local fault daw ito at wala itong pangalan pero patuloy daw ang pagmomonitor ng Feebox sa paggalaw nitong fault na ito para na rin na ma-warningan nila itong mga residente ng Mabini dun sa kailangan nilang dapat gawin para maging prepared din sila sakaling may malakas pang aftershock na mangyari dito sa bayan. At, at napakita mo, Athena, kanina sa report mo na maraming napinsala, no? May mga simbahan, may mga ibang pasilidad. Inaayos na ba ito sa mga sandaling ito o hinihintay pa na humupa itong mga sunod-sunod na nararanasan nating aftershocks dyan sa inyong lugar? Chino, wala pa kasing kasiguruduhan kung kailan nga hihinto itong mga aftershocks dito sa bayan ng Mabini. So hindi pa ginagawa o inaayos yung mga napinsalang mga infrastruktura dito nga sa kanilang bayan. Ang ginagawa na lang yung mga landslides o yung mga gumuhong mga bahagi ng mga infrastructures ay itinatabi para wala namang madisgrasyang mga residente dito, Chinog. At kung regular ka lang ba na, let's say, residente dyan, no, hindi naman nasira yung bahay, meron bang assessment na ginagawa ang LGU para tiyakin na ligtas sa mga residente na hindi mo na bumalik sa kanilang mga bahay hanggang matiyak na ligtas nga na bumalik sa kanilang mga tahanan o kanilang mga gusali? Yes, Chinog, patuloy yung babala naman ng lokal na pamahalaan ng Mabini na kung tingin nila ay talagang mahina na yung pundasyon ng bahay at talagang gigiba na yung pader o bubong o anumang bahagi ng kanilang mga tahanan ay pinapayuhan nila yung mga pamilya na manatili sa labas ng kanilang mga bahay at may provided naman na tents ang LGU. Yun nga lang, Chinog, maraming mga nag-donate pero dahil 34 ang barangays dito at yung 34 na barangay na yon, maraming sitio, yung mga tents na provide ng mga donors ay hindi pa rin sapat. So ayon sa mayor ng Mabini ay nangangailangan pa ng around 500 tents para naman masilungan ng mga residente lalo na tuwing gabi na sila'y lumilikas sa kanilang mga tahanan kapag sakaling lumakas ang pagyanig. Chino? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Athena Imperial.